guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel naman ni Papa Beats. For today's videos or vlog guys, mamamalingki po kami ni Papa Beats. Sipix mo na yung bantay ng tindahan natin. Samahan niyo po ako guys. Tingnan nyo guys, napakainit po yung panahon namin dito. Yan guys, hapon na po. Hindi ko na malaya na nakatulog po ako dahil kanina mula nang mamalingki kami ni Papa Beats or na merkado. Namili ng paninda ko. Medyo karamdam po tayo ng pagod kasi katatapos lang po natin maglaban nun. Umalis kami ni Papa Beats. So, ayun, parang humigil lang po tayo. Nakalimutan ko, nakailip na po tayo dito sa tindahan natin. Sa bangko lang po tayo na natulog. Kasi kanina, akmang uulan, kidlat at kulog. Tas naglilim na po talaga yung panahon. Tas naano po ako, parang nabahala, pinanguha ko yung mga hinanger ko sa labas, ni lugar-lugar ko kung saan-saan po yung may sampayan po ako dito, kung saan po mayroon pong sampayan dito sa loob ng bahay. At yun nga, tas meron naman po tayong medyo tinupi dito sa tindahan, tas parang nakaramdam po tayo ng pagod. Ayun, medyo nag-ano lang po tayo, nag-extra na magpahinga, yun, nakaigli po tayo guys. Tapos pagising ko, yan, hapon na pala, alas 4 na. Tapos madilim pa rin, medyo madilim, hindi naman po natuloy yung ulan. Tapos yan, parang ano lang yung panahon, malamig yung simoy ng hangin na parang aantukin ka talaga. Tapos yan, matahimik kasi yung tatlong barako natin nandun sa ano, sa basketballan. Yun, inutosan ko si Pix na bumili ng ulam namin ngayong hapunan. Pinabili ko po ng ano, ng bangus. Iwan ko kung sabi ko pag sabaw, magtula. Iwan ko kung magkano po yung kilo ng isda ngayon kasi yun nga, uso po ng swine flu dito sa amin ngayon. Bihira lang po yung bumibili ng baboy, tapos yung mga isda naman is nagmamahal po yung kilo. Ewan ko kung saan po aabot or ano po yung mabibili ni Pix. Sa 250 na binigay ko, na ano ko po dito sa tindahan, na binta ngayong araw, yun lang muna yung pinabili ko kay Pix. Kasi ayan, medyo nakapamili na naman po tayo. Panibago na naman pong ipon. Ipon na nababawasan. Dito lang po tayo nakatulog. Yung habang puwan ipinasok ko dito. Kasi gusto ko talagang parang gusto kong mag-relax. Kasi nagising po tayo kanina, maaga din. Kahit walang klase po, magagabit po tayong nagigising, pero hindi naman po ako bumabangon. So, ang nangyayari po, hindi lang po ako muna nagbubukas. Pag Sabad Domingo po ako nagbubukas ng maaga, pero gising naman po ako. Pag may bumibili, inaano ko na lang po yung ano ko dito. Bicortina. Yung ano natin, yung sara natin sa ano, sa tindahan na uring. Hugot lang. So, ayun. Nagsaing na lang po ako para pagdating ni Pix, meron na pong sinain. Yung dalawa, nandun sa loob. Nawiwili na naman sa cellphone. Chrislyn Siya, wari pa ka mo kumarigo. Kulop na. Ating papa nagbasketball. Makati yung kamay ko guys, makati. Sana ano to? Sana pera to.
Kasi Makati. Makati na. Wala namang ano. Basta Makati. Pag pinilit mo namang kamutin, masusugat. Kaya pisil-pisilin na lang natin ng kuko natin na masarap pisilin. Nagbalak kong magkape guys kasi maano. Malamig ang simoy ng hangin. Yan, pinailaw ko na po yung ano. Pinailaw ko na po yung ilaw dito sa loob kasi madilim na po sa loob. Pero sa labas, maano pa, maliwanag. Yan po yung harap natin. Kalabaw! Bagong lagay dyan sa kalabaw. Yan, itinali tapos binigyan lang po ng ano, pagkain, damo. Yan. Hinakot lang. Siguro dyan papatulugin. Yun. Tumawag sa atin si Pix. Mahal daw yung bangus. Ang nandun lang, dalawang klase lang na ano, isda yung nandun. Tulingan at saka bangus. Meron naman yung tinatawag na burot, burot pa lang yung ano namin kahapon, ulam, pinaksiw ko. So, no choice, tulingan. Sabi ko kay Pex, ikaw na lang bahala, basta may ulam natin. Kasi yung ulam namin buong araw, hotdog at saka itlog. Kasi meron po akong binili kahapon na big shot cheese hotdog. Yun po naging silbing ulam namin buong mag-araw. Hinahati-hati lang kasi malaki. Tapos itlog. Ako, yung ulam ko, nilagang itlog, naglaga po ako ng dalawang pirasong itlog. Yun po yung ulam ko na yung breakfast tanghalian is mga alas dos na po. Kasi yun, marami po tayong kinukuting-kuting dito sa bahay. So, parang na kakaramdang lang po tayo ng palaging busog. Palaging busog yung nararamdaman natin. Parang nakakatabangan ng puso po yung tindahan, medyo marami po yung display. Tapos bukas, happy Sunday pala sa lahat. Linggo ngayon, tapos bukas Lunes. May klase yan. Umpisa na namang hugot. Hugot ng paninda, hugot ng benta. Oh my gosh. Listahan to the max na naman po to guys. Listahan to the max. Tapos, yun. Tsaka yung pita pala. Mauubos na po yung pita. Hindi pa ako nakabili. Hindi ko nakita kanina. Pita. Tapos ito po. Nawili po akong bumili ulit nito kasi mabinta sa mga bata. Pera-pera daw, pera. Pera. Tapos yung sigarilyo ko, mabinta rin. Inaano ko lang po yung ano niya. Yung binta niya, hinihiwalay ko lang po dito sa mga ibang tinda ko. Kasi mas nauna po itong maubos kahapon. Tatlong kahapon yung binili natin. Naubos yung dalawa. So, bali, bumili po ako ng isa kasi yung isa, yung kahapon na isa may kalahati pa. So, naubos na naman. Tapos, bagong bukas na naman. Hanggang bukas po. Ubos po yung mighty. Kasi dito pa lang, tatlo na po yung ano natin, customer. Si Pix,
si Christian, si Ronald. Minsan, pag hindi mo na pupuna, si Ronald lang naman po yung ano dito kasi. Siya lang po yung ano, walang pambili. Walang extra. Yung pakay pala dito ni Ronald, kaya po nandito siya sa Cebu. Sumama po siya nung magpunta po, bumalik po dito si Boss Tipin, Tiyo at saka si Mama Edna. Sumama po siya dahil wala naman po siyang trabaho doon sa Tacloban. Tapos na daw. Tapos ba parang walang trabaho. Yun, timing naman po na nakapasyal po si Ronaldo kila Boss Tipin sa bahay nila Mama Edna sa pabahay kasi yung bahay ng partner po ni Ronald is doon din banda, parang malapit lang kapabahay po yung partner ni Ronald. So napagdesisyunan niyan magpunta na naman po dito. Dito daw siya maghahanap muna ng pansamantala ng trabaho na mapapasukan niya. Sabi ko, maghanap-hanap kayo naman ni Christian kung saan pwede kayong makapasok kasi si Christian din nag-resign nauna. Nauna pa si Christian mag-resign doon sa trinatrabaho nila ni Pix kasi syempre naiisip siguro ni Christian na mag-isa na lang po siya sa Balamban. Okay naman po yung trabaho doon. Ang kaso lang po, hardworking talaga yung Tunisi. Basta nandiyan ka pa sa labas pa nagtatrabaho, basta hardworking daw. Yun po. Nakaano naman po yan, sa nakatatak naman po dyan sa t-shirt nila ng Tunisi, hardworking. Siyempre maraming ano. Siguro na ano si Christian parang naboboring po siya na wala na doon si Pix kasi yun nga parang sinerte na si Pix, makakaalis na din po siya. Ewan ko lang kung makakaalis na talaga siya kasi di talaga pala tanong sa kanal kung ano po yung nangyayari. Nakikinig lang ako sa mga usap-usapan nila. Pero yun nga, parang si Pix uuwi muna ng Tacloban bago po siya makaalis. Kasi next month siguro alis na po siya ng Maynila mag-schooling. Ganun. Schooling isang buwan. Tapos yun, largada na yata. Basta yun na inano po yung mga requirements niya ngayon, sa ngayon. Kaya po, hindi na po nakapasok si Pix doon. Kasi yung pag-asikaso talaga ng mga requirements niya para papaalis. So, naririnig ko lang po yun. Tumasok naman po si Christian noon. Siya lang mag-isa umuwi. Nag-boarding house naman po sila. Tapos sabi ni Pix, Chan, dalhin mo na lang daw yung gamit ko dito pagbalik mo. Tapos, tango lang ng tango si Christian. Yun pala, may plano na pong mag-resign. Tapos yun, nasabi ni Pix na, naunahan pa ko ni Christian na mag-resign. So, kuha, resign na daw siya kung doon sa trabaho nila. Tapos yun, umuwi nga nung huwibis ng hapon, ganito mga hapon, mga alas 6. Dala na po yung mga gamit ni Christian. Kunti lang naman yung mga gamit. Dala na yung rice cooker, butane. Tapos yun, yung kay Pix pinapadala na gamit, nadala naman. Tapos ngayong 15, babalik sila doon kasi meron pa silang sasahurin daw sa 15. Tapos silang dalawang pupunta doon kasi mag-ano si Pix sa ano. Pag-aasikaso din po siya sa resignation po niya doon. Okay na si Christian kasi sabi nga nauna nga mag-resign. Si Pix po yung mag-aasikaso naman ngayon. So yun.
dito na naman po kami. Tambak. Minsan naiisip ko, no kaya kung ako na lang magtrabaho, iwanan ko sila dito. Pero agoy, iwan ko na lang pag ako yung umalis. Talagang wala. Talagang walang mapapala. Iwan ko lang kung anong magiging hitsura po kung sila-sila lang. Biglang dilim na guys. Ayan, gabi na. Nandito na si Pix. Ayun, nagaluluto na ng ulam. Tapos, ayan po yung ano natin. Yung sari-sari store. Yung mantika po mabinta ngayong araw. Kasi meron pong ano dito sa kabila. Parang may okasyon. Iwan ko kung ano yung niluluto nila palaging. Mantika, patis. Yung inaano binibili. Buti na lang meron po ako dito. Tas kula po. Yun. Parang kampante na po ako na meron na pong ano, screen dyan. Sabi pa ni Madam, hindi na mananakaw yung tinda mo, pero madudukot pa rin dito. Okay lang yun. Wala naman pong ano dito. May masamang balak. Puro mababait. Pero hindi lang natin alam yung ano, yung panahon. At saka nag-init po tayo ng tubig. Dahil magkakapi nga. Kakapi. Yan, nagmadilim na yung pwesto ni Papa Beach dito. Hindi na po siya masyadong makita. At saka sitro pa rin doon sa labas. Nakikita pa rin niya yung dumadaan. Yan po yung gusto niya. Hindi siya nakikita ng tao sa labas. Yan. Walang damit pa rin. Ayan. Pumasok si Papa Beach dito sa tindahan. Gusto daw niya kung makatabi sa pag-upo. Ayan. Wait. Kapi. Puro na ano? Yan, nakot yung papakyan lingkuran na guti ay di taluyo. Kasi si Papa Beach palagi lang nandoon sa room. Matamlay si Papa Beach. Kasi awan ko, yung sakit ko. Ha? Yung sakit ko, hindi ko matindihan. Paus pa rin po siya. Kailangan ni Papa Beach ng anong check-up. Yung pangalan no, yung guys. General check-up ba yun? Nagpa-check-up naman po siya dun sa ano sa doktor niya, ganun pa rin. Yung pinaan sa akin. Yung kumbo daw, yung paus ko, Papa. Ano ito? Papatingin yung paus mo? Papakomba. Laboratory. Dapat minta tagang ka yun. Mayda ka? Tagang ka? Oh, binigyan ka na pala. Yun lang. Kasi siya lang po yung nagpunta doon sa pagpa-check up niya. Yung sa akin naman noon, pagpa-check up ko, timing naman po na binigyan po ako ng pampalaboratory, yung papel ba, referral pagpa-check up. Yun, na-examine naman po tayo, medyo okay naman at saka nasunod naman po yung ano natin. Kaya yan, sa awa ng Diyos, medyo okay lang po yung pakiramdam natin. Siyempre, meron din pong time na
meron tayong nararamdaman din sa sakit ng katawan, lalong-lalo na pag tagdamig yung mga balakang natin. Pero kung nagkikilos po tayo, nawawala po yan. Tapos meron po akong mga herbal-herbal na inaano. Si Papa Bits kasi kay Agoy. May medisina naman po siya, pero parang ganun pa rin. Na ano lang yung pera. Sinabihan naman po ako noon ni Jing na doon sa may liluan magpa-check up doon sa sinasabi daw ni May Timang. Ayaw naman niya ng malayo kasi ayaw niya yung malayo na biyahe. Napapagod siya. Tapos palagi po siyang pinagpapawisan kahapon nga. Hindi po siya katulong dito sa pag-ayos ng tindahan. Tumitingin lang po siya. Pinagpapawisan po yung isang tuwalya or mga dalawang tuwalya yata nabasa sa pawis niya. Kasi nandun naman po siya sa kwarto. Paglabas niya, para po siyang naliligo ng ng pawis niya. Na parang pasmo sa katawan yata yun. Ano yan siguro nung kabataan pa niya kasi wilder naman po siya, isang wilder. Siguro yun, naniningil na po yung kalusugan. Yung kalusugan niya noon at ngayon sinisingil na. Kasi pagkakatapos nung mag-wielding, maghuhugas ng kamay, paa, maghihilamos kasi uuwi, magbibihis, ganun. Yun. Yun na po. Kakaroon na po ng sukli. Tapos, kanina, sabi ni Papa Beats, mga last stress pa lang ng madaling araw siya, nagising, hindi na daw siya nakabalik pagtulog. Yun, nabalayan ko na lang, sumisilip lang po siya dito sana sa tindahan. Kasi yan, wala pa naman itong bubong, itong pinto. Wala pang bubong. Sinisilip lang po niya, ako dito. Tapos yung ginamit ko po na folding bed dito, yung maliit, yung bigay pa ni ni Ate Sonia, yung kauna-unahang folding bed ko. Yung ginagamit ko na bago na folding bed, sakto naman po naman siya dito, kaso lang hindi po ako nakakalabas. Yun nga, sabi ko sa kanila, lipat na lang, palabas na lang po yung pagbukas. Pero ewan ko lang. Ano pa lang naman po to, guys, temporary pa lang naman po to na pag-ayos ng tindahan. Inano ko lang, parang nagpagawa lang pa ako ng ganito para masi-ayos po yung tindahan natin. Kasi sabi pa nga ng dyan yung nagko-comment, yung tindahan ko daw parang parang tinambak lang. Puro dito sa labas nagsasapaw-sapaw. Mabuti na po yung ganyan. Nasa grigit na po natin. Kahit papaano, kasi yun nga, kulang pa tayo ng division. So, pagka nagkaroon-roon na naman po tayo ng budget, saka natin paluwagin. Pero kasi gusto ko itong misa makuha na din. Magpapaano lang pa ako dito ng pinaka-estante.
para displayhan ng mga kindi, na para ito pong misa, mailabas ko na magamit na po namin. Tapos yung ginagamit namin na plastic, pwede ko na naman po itabi. Pang ano na lang po yun, pang emergency na bisita. Paggamit ng mga ano, sunog baga, mga kabarks. Sabi pa nga ni ano, di ko matandaan, may nagsabi na lagyan po ng table cloth. Nilalagyan ko naman po guys, pero naaano lang ako, nai-stress kasi pag lilagyan mo ngayon, mga susunod na araw, matitingnan mo na may mga hiwa-hiwa. Kaya ayun, hindi ko na linalagyan ng kahit mantil naman lang. Pero pag may okasyon, yun, minamantilan ko. Pag may bisita, minamantilan ko. Yun lang naman po yung importante sa mga pobre na katulad namin. Yung misa, minamantilan lang po pag may okasyon. Sabi pa nga ng mamimista, mamimista po siya. Panay daw niya na ano, panay naririnig po yun na yung ano, yung mantil. Sabi pa niya, nahanap niya yung mantil kasi di pa niya daw alam kung anong menu yung mantil. Tapos hindi pa daw niya natitikman ang lutong mantil. Ganun. Ayan, nakaluto na si Pix. Tingnan natin po yung ano, yung luto niya. At kami-kami lang po yung kakain muna kasi andun kinuha yung mga bata ni Christian dahil may birthday doon sa binasketbolan nila. May birthday pala. Sinundo si Christian ni Sansan kasi dribble ng dribble po si Mama Walin. Kaya ayun. Kinuha po yung mga bata. Magbe-birthday po sila. So, kami lang muna yung kakain. Pinulang isda, tulingan. Marami. Tapos, hindi po kami lahat kakain dito kasi ng birthday po. Biglang punta ng birthday. Birthday pala doon sa ano, sa pinagbabasketbolan nila. Kain tayo guys, sweet haram. Ayan. Sweet haram. Ayan, pinagpawisan tayo guys dahil ayan, gusto po ni Papa Beats dito din matulog. Tatabi daw po siya sa akin. Inayos ko muna yung hihigaan namin. Tingnan nyo guys po. Yung higaan namin ni Papa Beats ngayon. Maraming patong po yan. Plywood, karton, banig na may foam, bedsheet na kumot na makapal. So, ayan. Tingnan nyo guys. Gustong-gusto ni Papa Beats din po dito matulog. Ayan yung misa. Nilagay ko dito sa gilid. Ayan na po. Nakaayos na. Dito si Papa Beats banda. So, bali hindi po yan isasara na pintuan. Ganyan lang kasi hindi kami makakalabas pag gustong magwiwi. Kaya ganyan lang po yung ayos. Yung Papa Beats nyo. Kakamping po kami ni Papa Beats. Sige na, ayagda na. Di, pag may bumili, makikita ka dyan na nahihiga na. Yes, plywood ito. Nakatuck in pa. Agoy. Ipisto na si Papa Beats. Ayin ka. Kontak lap eh. Sus!
May buwan. May buwan po guys. Ayan, may buwan na pala. Tapos yung kalabaw, ayan, natutulog na din. Yung mga kalabaw. Tapos doon sa unahan guys, yun, doon sa may light, yung baboy pinangunguha. Kasi nga, uso yung ano, swine flu dito. Basta wala na pong natirang baboy dito sa banda sa amin. Yan, gabi kinuha. Kinukuha yung mga baboy. Sayang po kasi yung iba, inaano, inililibing na lang. Yan, maupay, papalita daw. Umabot yung ano, yung hangin ng electric pan dito sa labas. Ha? Ada kala dida. Kibalin tulunan. Ishira, ay man masapit. Adi ti Ishira, taktilan ba ya? At ito po yung sawa natin. Mamaya na po ako magsisira. Dahil mayroon pa pong bumibili. Inayos ko lang po yung higaan namin, Papa Bits. Kalahati lang muna yung isinara ko. Ganyan lang muna guys. Maaga pa naman. Tambay lang muna tayo dito sa labas. Pahangin guys. Maaga pa kasi. Mag-aalas 8 pa lang. Pero ayan, parang malalim na po yung gabi yung pakiramdam mo dahil napakatahimik po. Napakatahimik po yung kapaligiran. Saka yung katabi natin dito is nandoon ng nandoon sa birthday. Katunayan nga nandoon sila Christian pati yung dalawang bata at saka si Ronald. Tayo hindi na po tayo iniimbita ni wala na pong nag-iimbita sa atin dahil yan. Meron na po tayong pinagkakabisihan. Iniimbita naman pero hindi naman tayo makakapunta doon. Dahil yun nga. Pag nagpunta tayo doon, alam na po ang mangyayari. Kaya istipot na lang po tayo. Talagang nasa bahay na lang po tayo. Talagang bahay na talaga tayo. Istipot. Nakakalabas lang po kung mamimili ng paninda natin. Tapos pupunta ng eskwelahan kung kinakailangan. So bukas magpupunta po tayo dahil meron po tayong in-order na uniform para kay Chrislyn at saka si Sia. Tila pa lang yun. Pupuntahan ko bukas kasi baka po maubusan yung dalawa. Mabuti na po yung nauna. At yun nga, isa nasasabi kong may swine flu dito sa mga baboy. Yun, naibinta na po yung dalawang baboy ni Mama Waling Sayang. Kasi nabili po noon ng ano, nabili po ni Mamawalin yung piglet pa lang, bali 4,000 yung isa. Tapos yun, binili din ng ano, ng mga namimili ng baboy. Ano po yun, pwede na pong malitsun. So, bali ano lang, yung dalawa, 8K pa rin. Parang na ano lang po yung presyo. Ano ko? Manero. Sus. May dakuan. Midangayan ako. Malun. Yan. May ano si... Ni ano si Ronald may hinatid na ulam. Napuputol-putol yung ano natin istorya. Yun nga,
naibenta na po yung baboy ni Mama Walin. Balibalik lang po yung ano. Kasi mura na. Mura na yung ano yung bili ng baboy. Yung kila Chandrea nga, mga ang laki nun, ang laki. Mabibili ng 15,000 yung isa. Nabili na lang po ng 3,000 or 2,000. Kuan, lamang loob. Prinito na lamang loob. Paborits ni Papa Bits. Yan, sige. Tumaka ang kutubot, bida, anay. Ha? Ronald. Ha? Kaya? Tapos naman po kaming kumain. Ayun. inano na lang po nila Pix o at saka ni Sansan. Sinawsaw po sa suka na may sili. Nandito na yata yung mga bata. Bumili lang pala sila ng crispy patata. Doon bumalik. Nagkakantahan. Mahangin guys. Mahangin yung gabi. Yun nga yung ano baboy dito. Murahan na yung binta. Murahan. Talagang malaking lugi po guys. Si Mama Walin nga. Nung ibinta na po yung ano. Kasi sayang naman po kung maanuhan ng sakit ng swine flu dahil may sintomas. Maano pa naman yun kumain. Inidispatsa na lang na habang hindi pa na anuhan ng ano ng sakit na dadapuan. Si malaking ano lugi po ni Mama Walin yung magkaano po siya magkabiik dito. Siyempre nakakapakain po siya, bumili ng pagkain. So meron pang natira siguro kasi kabibiling lang po niya ng isang sakong pagkain ng baboy, so hindi naubos. Kaya yun, parang nanghihinayang sila lahat dito, lalo na po yung binila ni Mama Walin ng baboy, kasi doon lang naman po nakalagay yung baboy ni Mama Walin na dalawa. So bali yung nagpapakain yung may-ari pa rin kasi parang quarantine po yung baboy, na sila lang po yung nakapasok doon. So napapagod na po yung napapagod na yung may-ari at saka nakakahiya naman na siya po yung nagpapakain. So bali pagdilan ng nila mga baboy lahat, ubos lahat. Mga buntis pa naman yun, ang laki. Iwan ko lang. Basta yun, yung dalawa, 3,000 yung isa naman, 2,000 lang. Ang laki naman ng baboy. So yung kay Mama Walin, medyo 4,000 pa yung bili kasi mga bata pa. Kasi mga pa lang yun, mga 4 months, pero pwede na pong litsunin na talaga. Mabibili na po ng 8,000 yung isa or 9,000. Nabibili na yun. Iinano na lang, idinispat sa. Nung bumibili, pagpunta po ng una dito, sabi, 1,500. Bali, 1,500 lang yung isa. Hindi po inano, hindi po pinayag ni Chandria, yung may-ari po. Yung may-ari ng na binilhan ni Mama Walin. Sila pa rin naman po yung nagdedesisyon, tapos sila pa naman yung may alam kung ano po yung nararapat. Hanggang sa pabalik-balik, parang wawawi yung bili, pira o kahon, ganun. Tapos balik na naman hanggang nagtreki yung isa, tapos hindi pinayag pa rin hanggang sa, kasi yung ng may-ari 6,000 yung isa. Hindi na po inano na 6,000.
hanggang 4K na lang po. So, bali dalawa, 8K yung ano, yung bili. O, idinil na lang kaysa maglilibing ng baboy, madapuan, masasayang, mas masasayang. Kasi yung sintomas ng ano, ng baboy, pag nadadapuan na po ng sakit, is yung katawan, nagbabayulit po. Kumakain po siya, pero nagbabayulit hanggang sa humihina, hanggang sa namamatay. Dito nga, yung mayroong ano, pigiri dito, tatlong baboy nilibing, ang lalaki pa naman. Pinatay na lang, tapos pinilibing. Hindi naman pumayag yung may-ari na ibinta pa rin kahit ano na, kahit buhay pa na may sakit, di na nila bininta, nilibing na lang nila talaga, kasi baka po makaano sa mga tao, ano talaga, inilibing na lang. Ngayon yun, parang wala nang mga baboy, kahit doon sa taas sa bukid, ganun pa rin. Naanuhan din po ng sakit. Sayang yung mga malalaki na pong ano, gastos. Yung mga may pigiri talaga. Mas sayang. Malaking kalugian na inaano naman po yung ano, yung mga nagbibinta po ng isda. Ng isda dito. Mahal lang kilo. Nung ano naman, nung nakaraan, hindi mo na kumain ng ano, hindi mo na kumain ng mga isda yung mga tao, dahil nagkaroon naman po ng red tide. So ang namahal naman yung karne, kasi matumal na po yung isda dahil ano, nagka-red tide. Ngayon naman baliktad, yung isda naman yung nagmamahal, kasi yung baboy naman yung nagkaroon ng problema. Yun nga, yung swine flu. Ano na ba yung nangyayari sa Pinas, oy? Umiyak si Mama Walin nung mabinta na po yung baboy niya. Kasi plano po ni Mama Walin nun, papa-anakin muna, kasi dalawa, pareho babae. Pareho babae yung baboy. Plano ni Mama Walin, paanakin. Kahit paanakin mga dalawang bisis, tas idil na lahat, pwede na. So, ang kaso, yun, nagkaroon naman ng ano, ng COVID sa baboy. Hindi pa rin natuloy yung ano, yung plano. Wash out lahat. Ayan guys, natutulog na po kami ni Papa Beats. Naglalambing si Papa Beats.